magandang araw mga boss. Meron tayo nitong 5-pin na power window switch. Tuturo ko sa inyo kung paano i-wiring ito papunta dito sa motor ng power window. Basic lang ito mga boss, tuturo ko sa inyo pinakamadaling paraan. Kailangan lang na dito test light para makuha niyo yung panong wiring nito. Tuturo ko sa inyo mga boss. Papakita ko na sa inyo yung pagkakabitan natin itong motor. Yan. Ito ang pagaganahin natin dyan sa switch na yan. Yan. Tuturo ko sa inyo yung wiring ko pa. Paano wiring yan yung switch na yan. Unang-una mga boss, kailangan natin dito, test light. Ito, test light. Yung test light natin, kailangan kabit nyo doon sa battery. Sa negative ng battery natin. Ano? Unang-una, hahanapin natin dito yung positive line ng switch natin para madali nyo makuha. Ito, kailangan na natin ito. Iisa-isay natin pala yung limang wire na to para makita natin kung alin dito yung pinaka-positive source nyo. Una natin dito sa green. Kailangan pag tinest light nyo to, walang iilaw dito alin man dito sa apat na natirang wire. Yan, ano ito? Hindi umilaw. Kailangan hindi, walang iilaw dyan. Ay, yan, umilaw siya. Gaya na. Ibig sabihin, yung unang natin pinagtapan yung green, hindi ito yung pinaka positive source ng switch natin. Lipat natin dito sa katabi niya. Testerin uli natin isa-isa. Hindi sa makuha natin yung pinaka-positive line niya. Yan, umilaw uli siya. Ibig sabihin, hindi pa rin ito yung pinaka-positive line ng switch. Lipat natin dito sa kabila. Basta tatandaan nyo lang yung mga wire na napagkapitan nyo na ng positive yung battery. Ngayon, testerin nyo natin uli isa-isa. Kailangan wala pa rin iilaw. Yan, gaya nyan, umilaw uli yung test light natin. Ibig sabihin, hindi pa rin ito yung positive source ng switch. Lipat natin dito sa isa naman sa kulay pula. Yan, ganun ulit yung gagawin natin. Tatesterin natin lahat yan sa isa. Kailangan hindi siya iilaw. Yan, gaya nyan, umilaw uli. Ngayon natin tirang gitna, dito naman natin siya tatestingin lahat uli. Tatestingin natin isa isa lahat ng wire. Kailangan wala rin iilaw sa kanya. Yeah, pagka lahat ng wire na tester nyo na at walang umilaw, ibig sabihin, ito na yung pinaka-positive source ng switch natin. Tatap nyo na yan dyan, yan yung galing sa battery, yung light. Yan, yan. Nakuha na natin yung pinaka-positive line ng switch natin. Kailangan naman natin makuha yung linya papunta sa motor. Diba, ito muna. Kailangan natin makuha muna yung down ng switch pababa. Kailangan natin makuha yung positive na ilalabas ng switch. Yan, wala. Yan. Ito yung pinaka-down niya. Yan. Tatabi na muna natin ito kulay green. Kasi ito yung itatap natin sa motor. Isa pa kailangan natin makuha yung pataas naman. Yan, umilaw. Ito yung pinaka-ikakabit natin sa... Itong dalawang nakuha natin umilaw nito, ito yung ikakabit natin sa motor ng power window. Tapos itong dalawa, di ba may natitirang dalawang wire? Dito nyo naman ikakabit yung ground nung galing sa battery o kaya sa body ground lalo sa sasakyan. Pwede nyo na itong pagsamahin. Ayan. Lalagyan na natin ito ng ground. Yung galing sa battery. Ayan. Tapos itong yung dalawang umilaw, itong green at saka pula, dito natin itatap yung sa motor. Tatap natin yan dito. Yan. Tatap nyo lang itong dalawang wire nito. Pwede na natin testingin din ngayon. Yan, nagano na siya ngayon. Yan, napakasimple, di ba mga boss? Sundan nyo lang, kailangan nyo lang talaga muna makuha yung positive line ng switch. Ito yung down niya. Pababa. Mas maganda kasing gamitin itong yung ganitong switch kesa sa yung nabibiling mga universal switch na 5-pin din. Ito kasi mga Japan itong
switch na ganito, yung Omron. Kaya kung magko-convert lang din kayo ng mga switch, mas mahinang na ganito na yung bilhin nyo. Mas heavy duty siya kaysa dun sa mga nabibili yung universal switch. Yan mga boss, oh, napakasimple lang. Yan, sana may nakuha kayong dagdag kaalaman. Yan, salamat mga boss. Subscribe na rin kayo sa channel ko. Thank you.